Wala, ngayon, ano naman tayo? Kung decimals to fractions, ay kung decimals to fraction tayo ngayon, ngayon baliktad. Fraction to decimal. So, gaya nang nasabi ko, importanteng skill to kasi, kumbaga, yung process knowledge mo rito is makakatulong sa'yo kung ikaw ay programmer. Kagaya nung mga rules nito is makakatulong sa'yo paano sumunod sa mga certain standards ng programming na pwede mo magamit. Kasi kagaya nga ng Layo sinasabi, this is the bridge for you to improve your problem solving skills. And in return, it would only enhance your programming skills. So, agaya nun, di ba? Kung mixed number yung given o mixed fraction, pwedeng dalawa yung gawin mo, pwede mong i-divide siya, agawin siyang improper fraction, then regular division, or iset aside mo daw, based sa video na nakita ko, iset aside mo yung whole number, just manipulate o yung carry out yung normal division nung fraction. So dalawa, doon pa lang dalawang techniques na yung mabibigay mo sa changing fractions to decimals, di ba? Pwede mo gawing improper fraction or pwedeng iset aside mo yung whole number and then manipulate the fraction. So doon pa lang dalawang problem solving skills na agad yung na-develop mo. Diba, nung elementary ako, high school, hindi ko naman alam na pwede pala itong maging daan para lang maging magaling na. No? Kasi dati, tingin ko, sige, pag-aralan ko lang yung mga programming languages niyan. Yun yung unang tingin ko nung una bago ako mag-college. At kahit nung nasa college na ako, at nakagraduate ako nung Comsci, naging ganun yung tingin ko. Nagbago ng lahat yun nung ako nag-e-educ na at ako'y nag-mentor na ng mga estudyante na gumagawa ng thesis sa St. Francis. So, it took me years bago yung perception ko na ganun. Kasi dito na lang yung sa mixed number, pwede mo gawin improper i-manipulate mo muna yung fraction and then idagdag mo na lang yung whole number sa dulo, di ba? So, yun lang yung malaking bagay na. So, changing to fraction to decimal, isa yan sa mga ginagawa ng ating mga BA ng mga panahon namin, sila Isa, si Resty, si Jean Ann. Sino pa ba yung mga BA noon na may gumaalala? Sila Lori, kasama dun, kasama din kasi HRM dito ata. So yun lang yung mga BA. Yan sila Jihan Villanueva, yun yung mga BA na naalala ko na naka-encounter ng ganitong subject. It serves them right kasi, siyempre, kung kailangan mo ng mabilisan, di ba? Kagaya nga ni Sir Dante, hindi siya gumagamit nito. Sir Dante never uses this. Sir Dante de Jesus never used this. Masanay sa mental. Averaging nga yung ginagamit niya na mental. So, kita nyo na, ganun ka-tinik yung mga taong ganun. Nasa utak ang sagot o ang hinahanap. At least yung walang daya. Kasi simultaneous yun eh. Kung ano yung nasa isip mo, yun ang sinusulat mo para masolve mo ng tama. So, yun lang. Simultaneous effect din pala. So, yun lang po.